Yo, for today's videos mga idol, maaga tayo ngayong gumising dahil sasama po tayo, magpapakain ng ating kalabaw. Hindi po madali magpakain ng kalabaw kasi akala nyo, itatali nyo lang dyan sa damuhan, okay na. Minsan kasi pumipili din yung mga kalabaw sa kanilang ginakain. Iba't ibang klase ng damo ang ginakain nila. Kaya ito na kami, mapalis na po kami dahil medyo malayo-layo pa po ang aming lalakbayin. Kaya inagahan na po namin kasi iniwasan namin na maabutan ng init yung ating mga kalabaw kasi pag nasobrahan sila ng init, hinihingal sila. So nandito na tayo, kumukuha na tayo ng pagkain nila. Ang tawag po dito ay pugang kung tawagin sa amin. So yan pong kinukuha ko, yan po ang ating ipapakain sa kanila. Ito pong damo na aking kinukuha, kadalasan tumutubo po ito sa tubo. O sugarcane kung tatawagin. Isa po ito sa mga paboritong pagkain ng ating mga kalabaw. Dahil mabilis po silang mabusog dito. Ganito po kami mag-alaga sa aming mga kalabaw. Ito po talaga ang paborito nila. Yan, bibigay na natin sa kanila. Yun, dagdagan natin ulit yung kinuha natin. Kasi kulang pa sa kanila yan, kaya kukuha ulit tayo. Yun, at pagkatapos namin kumuha dito ng pagkain ng kalabaw, pupunta kami sa ilog para kumuha rin ng aming ulam. Para pag-uwi namin, meron kaming ulam. At dahil marami-rami na rin na yung nakuha namin ng pagkain ng kalabaw, so kasya na siguro para sa kanila yan. Siguradong busog na sila dyan. So tayo na po at pupunta na tayo sa ilog. Yun, at meron kaming dalang fishing net dito. Kaso nga lang, hindi namin makuha na ng video kasi madilim. Yun, ipapakita lang namin yung kuha namin. Ito na yung kuha namin, oh. Yan yung fishing net na ginagamit namin pang huli ng isda. So ito na ang huli namin. Meron na kaming 3 piraso. Yun, at dahil nandyan na po ang araw ay kukunin na po natin yung mga kalabaw natin. So tapos na rin po siguro silang kumain kaya kailangan na nilang maligo. Yan po, kung kitang kita nyo ang lalaki ng tiyan nila, sobrang busog. Yun po, meron din pong kumukuha ng bugang na pinapakain na rin po sa kanilang kalabaw. Yun, at pupunta na po tayo sa ilog at dito po natin papaliguan yung ating mga kalabaw. Ito po ang pinaka-importante sa lahat kung nag-aalaga po kayo ng kalabaw. Dapat po araw-araw natin painumin ng tubig yung mga alaga natin. Dahil kagaya ng tao, kailangan rin nila ng tubig sa kanilang katawan. At araw-araw rin natin silang paliguan o ibabad sa tubig. Dahil sila po ay naiinitan. So yan po ang pinaka-importante sa ating mga kalabaw. Hindi talaga mabilis mag-alaga ng kalabaw. Kailangan talaga dito ng oras. Hindi nga magastos tong alagaan, pero magastos naman sa oras. Ito po ang aming ginagawa o ganito po kami mag-alaga ng kalabaw. Madaling araw po kami umalis dahil medyo malayo yung aming kinakainan ng kalabaw. At maaga rin po kami umuwi para hindi na maabutan ng init ng araw. Dahil masama po sa ating mga kalabaw pag naiinitan ng araw. Kasi inihingal sila. Ganito lang po kasimple. So, ang kailangan talaga ng ating kalabaw ay oras natin.
Yun at kailangan natin silang baliguan ng mahigit isang oras o dalawang oras. At dahil natapos na po kaming magpapaligo sa aming galabaw, kailangan na po naming umuwi. So yan ang lalaki ng dyan. Busog na busog. So yan po ang daan na aming ginaanan kanina kasi hindi namin nakuhanan ng video dahil madilim. Yan na po yung araw. Pulang pula. So sobrang init yan. Pag mataas na kaya kailangan naming magmadali. So maglalakad lang tayo dahil hindi pa pwedeng sakyan yung maliit na kalabaw namin. Kasi baka lumakbo bigla mahulog tayo. Kailangan na umakyat natin dito, pati na yung kalabaw. Kasi ito lang yung daan pupunta sa amin. Yun, yun yung makikita, sobrang layo. Mga aming nilakbay para lang makakain yung ating kalabaw. Yun, malapit na po kami sa aming bahay. Kaya ito po ang aming lugar. So, paalam na po. Maraming salamat sa inyong panonood.